May mga salita na sinasabi yung mga tao na ang akala nila ito ay biblikal, pero hindi naman. Sa video na ito, aalamin natin yung ilang mga sinasabi ng mga tao, pero hindi naman sinasabi ng Biblia. Yung mga pagkakataon po na sa pagte-testify po natin o kaya man po sa pag-share po natin ng gospel, minsan po may mga nasasabi po tayo na mga inspirational po na mga pangungusap o kaya man po mga salita. Dahil sa kagustuhan po natin na makatulong po, na mapalakas po yung loob ng mga kapatid po natin, madalas po may mga sinasabi po tayo sa kanila na talagang pampalakas po ng loob, na minsan akala po natin ito po ay galing sa Biblia, pero hindi naman. So mga kapatid, para maiwasan po natin yung mga salita po na hindi naman biblical, ano-ano nga po ba yung mga salita po na yan na madalas po nating nababanggit pero hindi naman po talaga siya biblical? So una po dyan mga kapatid, yung salita na basta sundin mo lamang yung puso mo. Marami po akong mga naririnig na mga motivational speaker, preacher, o kaya man po mga ordinaryong tao na sinasabi po nila madalas ito, sundin mo lang yung puso mo. Usually, sa mga kanta rin po, o kaya man po sa mga tula, may mga nakikita po at naririnig po tayong ganyan. Pero mga kapatid, tama po ba ito? Biblical po ba ito? May sinasabi po ba yung Biblia patungkol po dito? Sa totoo lamang po mga kapatid, wala pong sinasabi yung Biblia na sundin po natin yung puso po natin. Sa totoo lamang po mga kapatid, mas delikado po kapag sinunod po natin yung mga puso po natin. Marami pong mga tao ang nasasaktan at napapahamak kasi akala po nila kapag sinunod nila yung puso nila, magiging maayos po yung lahat, magiging tama po. Pero hindi po ganun mga kapatid, dahil hindi po yan yung sinasabi ng Biblia. Mali po mga kapatid na pairalin lamang po natin yung emosyon po natin. Kasi mga kapatid, yung emosyon po, pabago-bago po yan. Kaya kapag sinunod mo yung emosyon mo, hindi mo alam kung ano yung mga pwedeng mangyari sa'yo. Maaring meron po magandang magagawa po yung ating mga emosyon or puso. Pero mga kapatid, hindi po yan yung sinasabi ng Biblia. Sa katunayan nga po, ito po yung sinasabi sa Jeremiah chapter 17 verse 9. Sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. So malinaw po mga kapatid na talagang hindi po natin mauunawaan po yung puso po ng tao, yung mga puso po natin. Kaya hanggat maaari po, wag po ito yung sundin po natin. Ang dapat po sundin po natin, syempre, yung ating Diyos, yung kalooban po ng ating Diyos. So kung tunay kang Kristiyano talaga mga kapatid, dapat sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. So mga kapatid, iwasan na po natin yung salita o yung pagsasabi sa mga tao na sundin mo lang yung puso mo. Dapat po mga kapatid, ang marinig po sa atin, sundin natin yung kalooban ng Diyos. Magtiwala tayo sa Diyos. Yun po mga kapatid, yung biblical. Pangalawa po mga kapatid, madalas naririnig po natin sa mga tao yung salitang money is the root of all evil. Marami rin po akong mga naririnig po na ganito na sinasabi po nila na money is the root of all evil. Pero mga kapatid, ito po ay kulang. Sa totoo lamang po, wala pong sinasabi yung Bible na yung money mismo, yung pera mismo, dyan nagsisimula po yung kasamaan. So hindi po mga kapatid, ang malinaw po na sinasabi po ng Bible, the love of money is the root of all evil. Ibig sabihin po, yung pag-ibig mo sa salapi, dyan nagsisimula po yung kasamaan. Yun po mga kapatid, yung malinaw na sinasabi ng Bible. So dagdagan mo lang na yung pagmamahal sa pera, hindi yung pera lamang. Kasi po mga kapatid, kung pera lamang po yan, hindi siya totally na talagang masama. Kasi ginagamit po natin ito eh. Mahalaga po yung pera para mabuhay po tayo. So kung masama po yung pera itself, hindi po tayo gumagamit ng pera. Sinasabihan po tayo ng Bible na huwag humawak ng pera o huwag gumamit ng pera. Pero mga kapatid, ang sinabi po ng Bible, the love of money. Kung mamahalin mo o iibigin mo yung pera, doon po nagiging masama yung pera. Sabi nga po sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Walang masama po na magkaroon ng pera, magkaroon ng maraming pera, magparami po ng pera. Pero mga kapatid, lagi niyo pong tatandaan, huwag niyo pong iibigin yung pera. Kasi po mga kapatid, yung pera, minsan po yan po yung pumapalit sa ating Diyos. Ang nangyayari po, hindi natin alam, mas nasasamba na po natin yung pera. Mas nakafocus na po tayo sa pera at nalilimutan na po natin yung Diyos. Ayaw naman po natin ng ganun mga kapatid. Ayaw po natin na mapalitan po ng pera yung ating Diyos. At ayaw po natin na maging Diyos na po natin yung pera. So yun po ay pagkakasala po mga kapatid. Kaya hanggat maaari po, maging tama po yung pagtingin natin sa pera. Maging tama po yung paghawak po natin sa pera. At higit sa lahat, huwag po nating mamahalin yung pera. Yan po yung sinasabi ng Biblia. Pangatlong salita na hindi naman po biblical na madalas sinasabi po ng tao ay yung salitang lahat tayo ay anak ng Diyos. Sa totoo lamang po mga kapatid, masarap pakinggan at okay naman pong pakinggan at sabihin na tayo pong lahat ay anak ng Diyos. Kasi nga po, ang gusto po natin, lahat po tayo kasama po sa pamilya po ng Diyos. Ang alam po natin mga kapatid na totoo naman po, lahat tayo nilikha po tayo ng Diyos, nanggaling po tayo sa Diyos. So pwede po nating masabi na ama po natin yung Diyos kasi po nanggaling po tayo sa Kanya.
Kaya lang po ang problema, mga kapatid, nagkasala po yung tao. Ang nangyari po, nalayo po tayo sa ating Diyos. So anong nangyari po, napunta po tayo sa mundo. Napunta po tayo kay Satanas. So dahil nalayo po tayo sa Diyos, kaya po bumaba yung ating Panginoong Jesucristo dito po sa lupa. Kaya po bumaba yung ating Panginoong Jesucristo po dito sa lupa para ibalik po tayo sa ating Diyos. So ngayon, mga kapatid, kung tatanggapin po natin yung Panginoong Jesucristo bilang Lord and Savior ng buhay po natin, doon pa lang po natin masasabi na tayo po ay anak ng Diyos. So mga kapatid, ibig sabihin lamang po nito, hindi po lahat ay anak ng Diyos. Sabi nga po sa John chapter 1 verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan Niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sabi rin po sa Galatians chapter 3 verse 26, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. So napakalinaw po dito, mga kapatid, na sinasabi po ng Biblia na kapag nakikristo ka at meron kang pananampalataya sa Kanya, ikaw ay matatawag na ng anak ng Diyos. Kasama ka na sa pamilya ng Diyos. So mga kapatid, ang goal po natin sa mundo po na ito, marami pong tao ang masama po sa pamilya po ng Diyos. Kaya ang gawin po natin, ibahagi po natin yung magandang balita po sa mga tao. Nang sa ganun po, masama rin po sila sa pamilya ng Diyos at masabi rin po na sila po ay mga anak ng Diyos. Pangapat po yung sinasabi po ng mga Pinoy na nasa Diyos ang awa na sa tao ang gawa. Ang kasabihan po na ito, madalas po itong sinasabi ng mga Pinoy at madalas po sinasabi po ito ng mga matatanda. Pero mga kapatid, ang salita po ba na ito ay nasa Bible? Meron po bang verse na ganito na sinasabi po yung Bible? Sa totoo lamang po, mga kapatid, wala pong sinasabi yung Biblia patungkol po dito. Wala pong exact na salita na sinasabi yung Bible na nasa Diyos yung awa at nasa tao ang gawa. Yan po ay kasabihan lamang po nating mga Pinoy. Kung titingnan po natin yung konsepto ng Bible, ang katotohanan po, nasa Diyos yung awa at the same time, nasa Diyos din po yung gawa. Ibig sabihin po, may habag po at biyaya yung Diyos. Pero syempre, kumikilos din po yung Diyos. Hindi lamang po puro awa. Kasi baka ang isipin po ng mga tao, pag ganyan, puro awa na lang po yung Diyos. Wala na po siyang kayang gawin. Sa totoo lamang po, marami pong pwedeng gawin yung Diyos. At lahat po kaya niya pong gawin kasi nga po, walang imposible sa Kanya. So ibig sabihin po, mga kapatid, totoo po na meron pong awa yung Diyos. Pero meron din pong ginagawa yung Diyos. So basahin po natin itong dalawang verse po na ito na nagpapatunay po na yung ating Panginoong Diyos, meron po siyang awa. At the same time, meron din po siyang ginagawa. Ito po yung sinasabi po sa Romans chapter 9 verse 15. Sapagkat ganito ang sabi niya kay Moises, maahabag ako sa nais kong kahabagan at maaawa ako sa nais kong kaawaan. So malinaw po, mga kapatid, dito na yung ating Panginoong Diyos talaga meron po siyang habag, meron din po siyang awa. Pero mga kapatid, hindi po natatapos dyan. Ang ating Panginoong Diyos po, kumikilos po siya, gumagawa po siya para po sa mga tao. Ito nga po yung sinasabi sa Philippians chapter 2 verse 13. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang Kanyang kalooban. So napakalinaw po, mga kapatid, nasa Diyos ang awa at gawa. Hindi po natin pwedeng limitahan yung Diyos doon lamang po sa Kanyang awa at habag sa mga tao. Yes po, mga kapatid, yan po yung isa sa napakagandang katangian po ng Diyos. Mahabagin po siya, maawain po siya. At dapat po natin ipagpasalamat yun kasi kung wala po yun, wala po tayong kaligtasan. Lahat po tayong mapapahamak. Buti na lamang po, meron pong awa yung Diyos. Sa pamamagitan po niya, nareceive po natin yung iba't ibang klaseng pagpapala kahit minsan po hindi po natin ito deserve. Yan po ay dahil po sa awa at habag ng Diyos. Pero mga kapatid, ipapaalala ko rin po sa inyo, hindi porket yung Diyos ang may awa at ang Diyos ang kumikilos at gumagawa, eh wala na tayong gagawin. Mga kapatid, meron po tayong dapat gawin. Dapat kumikilos din po tayo. Kung talagang tunay po na nananampalataya po tayo sa ating Panginoong Jesucristo, dapat po nakikita po sa atin yung gawa. Sabi nga po sa James chapter 2 verse 26, patay ang katawang walang espiritu. Gayun din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. So mga kapatid, nasa Diyos po yung awa at gawa at nasa tao rin po yung gawa. Yan po yung katotohanan na sinasabi ng Biblia. At panglima, panghuli, mga kapatid, sinasabi po ng ilan na kapag ikaw ay naging Kristiyano at sumunod sa Panginoong Jesucristo, magiging maayos na ang lahat. So mga kapatid, yan po ay walang katotohanan at wala pong sinasabi yung Biblia patungkol po dyan. Hindi po totoo yan. Sa totoo lamang po, mga kapatid, kung ikaw ay sumunod sa Panginoong Jesucristo at nanampalataya ka sa Kanya, mas matindi po ang persecution. Masarami kang mga pagdadaanan. Kasi nga po, alam na Satan, sumunod ka sa Diyos. Kaya ang gagawin niya, mas ikaw ang target niya. Mas marami siyang mga gagawin sa'yo. Mas marami siyang pag-atake sa'yo. Kasi nga, nakikristo ka na eh. Gusto ka niyang makuha ulit. Gusto ka niyang mapahamak. Wala na siyang pakailam doon sa mga taong hindi nananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kasi nga, doon na sila sa impyerno. Pero dahil ikaw ay nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, tandaan mo, mas maraming atake sa Satan.
mas marami kang mga pagdadaanan. At yan po yung katotohanan na sinasabi po ng Biblia. Wala pong sinasabi yung Biblia na kapag ikaw ay naging Kristiyano, magiging okay na yung lahat. Ang katotohanan, mga kapatid, magiging okay yung lahat, magiging perpekto yung lahat kung ikaw ay nasa langit na. Pero mga kapatid, nasa lupa pa rin po tayo. Kung tinanggap natin yung Panginoong Jesucristo at nasa lupa pa rin po tayo, hindi po mawawala yung mga kapighatian sa ating buhay. Sabi po dito sa John chapter 16 verse 33, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutang ito. So mga kapatid, huwag po natin expect na kapag tayo ay nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, magiging okay na yung lahat. Doon pa po yan sa langit. Pero habang nasa mundo po tayo mga kapatid, talagang daranas po tayo sa mga matitinding pagsubok, matitinding mga persecution. Kasi nga po, nandyan po yung atake ng Satan. Pero ang maganda po dito mga kapatid, bagamat dumadaan po tayo sa mga pagsubok, sa pamamagitan po ng pagsubok po na yan, mas lalo po tayong napapalapit sa Panginoon. At higit sa lahat, mas lalo po tayong napapatatag dahil po sa mga pagsubok na yan. Ang katotohanan po mga kapatid, lahat naman po talaga sa mundo po na ito, daraan po sa mga problema. Pero ang maganda po sa ating mga Kristiyano, kasama po natin yung Panginoong Jesucristo sa mga problema po na kinakaharap po natin. Ano man po mga pagsubok na pinagdadaanan po natin, naandyan po yung ating Panginoong Jesucristo. Tutulungan niya po tayo at sasamahan niya po tayo. Yan po yung pinagkaiba po natin sa mga hindi mananampalataya. At dahil kasama po natin sa laban yung ating Panginoong Jesucristo dito sa mundo po na ito, tandaan po natin, kaya po natin gawin po yung lahat. Wala pong imposible sa Diyos. Bagamat imposible po sa atin, sa Diyos po wala pong imposible. Ano man po mga pagdaanan po natin, mga pagsubok, mapagtatagumpayan po natin yan sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. So yan po mga kapatid, yung ilan po sa mga sinasabi po natin na minsan akala po natin biblical pero hindi po naman. So iyan po ay itinama po natin. So wag na po nating banggitin po yung mga bagay po na yan. So mga kapatid, anuman po mga ituturo po natin sa mga tao o sasabihin po natin sa mga tao, dapat po naka-align po yan sa sinasabi po ng Biblia. Dapat po konektado po yan doon po sa sinasabi po ng Diyos. Nang sa ganun po, makatulong po tayo sa mga tao na kapaligid po sa atin at madala po natin sila sa ating Panginoong Jesucristo. So yun lamang po mga kapatid ang gusto kong bahagi sa inyo. Sana po may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon. Sa muli po, magkita kita po tayo. Salamat po sa inyong panonood. Pagpalain po kayo ng Diyos at ingat po kayo palagi.